Good day everyone, it's me again, Kimawa. At ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang aking mechanic, PvP and PvE build. Okay, so as promised, ipapakita ko sa inyo ang aking PvP and PvE build. At may mga hindi na ako babanggitin sa video na to. At yun ay, ang cards, cores, feathers, sigils, and pets. Since nabanggit ko na rin naman yon last upload natin, kaya kung di nyo pa yung napapanood, I highly suggest na panoorin nyo muna yon para hindi na tayo paulit-ulit. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa PvP aka The Optimum Pride Build. Okay, so bago tayo dumako sa mismong build, ipakita muna natin kung paano yung galawan ng Mado Gear sa PvP. So ito nga pala yung itsura niya. Sobrang basic lang naman gamitin na itong build natin. Una, sakay tayo sa robot. Then, auto-auto lang. Tignan nyo kung gaano kalayo ang range niyan. And take note lang ha, AOE lahat ng attacks nito. So mahalaga din dito yung positioning mo para mas madami yung mabanata mo ng sabay. Kaso kapag malikot yung kalaban mo at takbo ng takbo, mahirap siyang tamaan. Kaya hindi tayo nag-excel sa pagpitas ng kalaban isa-isa. And kapag napuno na ang hit gauge natin, pindutin natin kaagad yung flamethrower. Dahil kapag hindi natin pinindot yan, masasayang lang yung pag-iipon natin ng hit gauge. And remember, kapag naka-on ang flamethrower, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang skills. So, may tatlong situational skills tayong magagamit. Una is yung front slide. Gaya nga ng pangalan niya, kung saan tayo nakaharap, dun tayo magdadash. Pangalawa, impact landing, pangtanggal ng crowd control and debuffs. At lahat ng nakadikit sa'yo, masastun ng 2.5 seconds. And lastly, is magnetic field. Kapag nakasakay ka sa Mado Gear, lahat ng tatamaan ng magnetic field mapaparalyze ng 2.5 seconds. At syempre, lahat ng nasa loob mababawasan ng move speed ng 50%. So, pwede mo silang imekos-mekos pang set gaya neto. Buffs, paralyze, dash in, stun, flamethrower! O diba? High DPS, maraming team buffs, and may mga crowd control pa. So ano pang inihintay natin? Simulan na natin sa stats. So ang stats na gagamitin natin dito ay 99 STR for damage, 99 Vit since hindi naman natin kailangan ng Agi sa build na to, kaya ilagay na lang natin sa kunat. And the rest sa luck for extra P attack and crit res. Next is skills. Gayahin nyo na lang, nakakatamad isa-isa yun eh. So, sa manual, ito yung setup ko. Then, ito naman sa auto. Next is gears. Okay, so para sa build na to, kailangan natin ng isa pang weapon, which is one-hand axe. At iset mo siya sa wrench, at least plus 15 para solid. At dahil nga one-hand ang weapon natin, pwede tayong gumamit ng shield na nakaset sa cracked buckler. Kahit plus 10 lang, okay na yan. Then, the rest, kung ano yung binanggit ko sa cart jet build natin, ganun pa din. Next is enchants. So sa shield, kahit anong enchant, pwede na. Then sa weapon and accessories, melee boon ang gagamitin natin. Since considered pa rin yung attacks natin as melee. And sa substats naman, goal natin makakuha ng STR, P attack, and P attack percentage. Next is Nexus Engine. Since tatlo na yung pwede natin ma-unlock na talents, ito yung i-goal natin kunin dyan. Vulcan Arm, para yung Vulcan Arm skill natin magkaroon ng slow and additional 300p damage sa kalabang may burn debuff. Impact Landing, para yung impact landing natin magkaroon ng plus movement speed and endure buff for 4 seconds. And Magnetic Field, para tumaas yung damage natin sa mga kalabang nasa loob ng magnetic field ng 35%. Next is Nebula Path. Matic, Mado Gear Pilot ang gagamitin natin. And ang ganda ng effects niya, sa level 20, may 60% chance na mag-reset yung CD ng Vulcan Arm. Yun yung pabilog na AOE skill. Sa level 40 naman, kada may mamamatay sa flamethrower, matadagdagan ng 5 yung hit gauge natin. Meaning, masahaba ang duration ng flamethrower. And sa level 60 naman, madadagdagan yung stacks ng flamethrower, which is yung flame on effect, ng dalawang stacks. So ibig sabihin, plus 40% damage siya. So, yun lang ang mga kailangan natin sa Optimum Pride build natin. Kaya ngayon naman, dumako na tayo sa Grinding build, aka the Landlord build. So, Landlord build ang tawag sa kanya dahil lahat ng lupa ay pagmamayari mo.
specifically sa City and MA. Para kang one-man party, tatatlong spot ang pwede mong kainin. So sa build na to, tatlong skills lang naman talaga yung gagamitin natin. Full Throttle, Fao, and Axe Boomerang. So may tatlong ways sa kung paano magagamitin ang build na to. Una is auto. Ilagay mo lang yung tatlong skills na yun sa auto at pumili ka lang ng isang spot, which is mabagal yun. Pangalawa naman is manual. Ilagay mo lang yung Axe Boomerang and Full Throttle sa auto, then ilipag mo yung tatlong Fao sa kung saan nagsispawn ang mobs. Kaso nakakapagod yun. At yung pangatlo naman manual pa din. Pero ikaw na ang bahala gumawa ng paraan para malapag yung mga Fao ng paulit-ulit nang hindi mo binabantayan. Macro. Excuse me po. Bakit ba kailangan natin gamitin tong build na to for grinding? Bakit hindi na lang yung cart or yung Mado Gear build yung gamitin natin? Sa cart kasi, mili siya. So tatakbo-takbo ang character mo, kaya mabagal yun kumil ng mobs. Sa Mado Gear naman, oo, range siya at AoE din. Pero hindi mo siya pwedeng iwan dahil nga pag napuno yung hit gauge, kailangan mong pindutin yung flamethrower para umatake. And dapat binibigyan natin ng full effort ang grinding, especially yung CP, dahil nga sandamakmak na XP ang kailangan natin para sa Nebula Path. So wag na natin patagalin pa, simulan natin sa stats. So gaya ng cart build, 99 STR for damage, 99 AGI for attack speed, dahil kung ano yung stats mo, ganun din ang stats ng Fao turrets mo. And the rest sa lock for extra P attack and crit na din. Next is skills. Biyahin nyo na lang ulit mga bro, nakakatamad i-recite eh. So sa manual, eto lang yung nakalagay sa akin. Wala naman na kasi tayong ibang magagamit na skills eh. And sa auto, etong tatlo lang. Next is gears. So sa weapon, kung anong weapon natin sa cart build, yun ulit yung gagamitin natin. Iset lang natin siya to power cutting axe para no cooldown yung axe boomerang natin at mas tipid din sa SP. And sa armor, cloak and shoes naman, depende sa inyo. Kung kapos ka sa attack speed, pwede ka mag rider set, or kung kapos ka naman sa damage, pwede ka mag tier set. Next is enchants. So dalawa ang pwede dito, either superior crit kung mataas-taas na yung crit rate mo, or legendary bow naman kung sobrang baba ng crit rate mo. Kaya na bahala mag-test kung alin ang mas better. So yun lang naman talaga ang mga kailangan mo sa grinding build. Yung sa Nexus Engine and Nebula Path, cart jet preset pa din nga yung gamit ko. Pero kung gusto mo talaga i-maximize yung pag-grind araw-araw, gumamit ka ng Cannon Fortification, pampatagal ng duration ng Fao, and gumamit ka ng Earth Lord para mas madaming mobs ang titirahin ng mga Fao mo. So yun, kung ayaw mo ng maraming preset at gusto mong ibuhos lahat ng resources mo sa iisang build, wala namang problema. To each their own, ika nga. Pero kung gusto mong ma-maximize yung kakayanan ng mechanic mo, I highly suggest na gamitin mo tong tatlong builds na to. Dahil hindi naman siya ganong kahirap gawin. And eventually, maglalabas pa ako ng update guides and tips about dito sa job natin. Kaya stay tuned lang. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.